Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Math 3, Quarter 3, Week 8. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay paghahanap ng nawawalang value sa isang pamilyang na pangungusap na may kaugnayan sa pagpaparami o paghahati-hati ng bilang. Lesson 2. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matututuhan mo ang paghahanap ng nawawalang value sa isang pamilyang na pangungusap kaugnay ng pagpaparami at paghahati-hati. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa paghahanap ng nawawalang value sa isang pamilyang na pangungusap na may kaugnayan sa pagpaparami o paghahati-hati ng bilang. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo ang pagtukoy sa mga nawawalang terms sa ibinigay na continuous pattern. Natutuhan mo rin ang pagtukoy ng nawawalang bilang at larawan sa isang tuloy-tuloy at paulit-ulit na pattern. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang paghahanap ng nawawalang value sa isang pamilyang na pangungusap na may kaugnayan sa pagpaparami at paghahati-hati ng bilang. Paano nga ba ang paghahanap ng nawawalang value sa isang pamilyang na pangungusap kaugnay ng pagpaparami at paghahati-hati? Basahin natin ang sitwasyon sa ibaba. Ang magkakaibigang Yuri, Ami, Sol at Alvin ay namigay ng tig-limang balot ng groceries sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Rolly. Tanong, ilan lahat ang mga batang namahagi ng groceries? Tama! 4 na bata. Ito ay sina Yuri, Ami, Sol at Alvin. Pangalawang tanong, ilang balot ng groceries ang ipinamahagi ng bawat isa? Magaling! Tig-limang balot ng groceries ang ipinamahagi ng bawat bata. Pangatlong tanong, ilan lahat ng groceries ang naipamahagi ng mga bata sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Rolly? Isulat natin sa pamilyang na pangungusap o number sentence ang suliranin na may kaugnayan sa pagpaparami upang makuha natin ang sagot. Ang bilang ng mga bata na nagpamahagi ng groceries ay 4. Tigi-ilang balot ng groceries ang ibinigay ng bawat bata? Bilangin natin kung ilan ang balot ng mga groceries sa bawat bata. 1, 2, 3, 4, 5. Bawat bata ay may tigli-limang balot na ipinamahagi sa bawat pamilya na naapektuhan ng bagyong Rolly. Upang malaman natin kung ilan lahat ang naipamahagi ng 4 na batang ito, ay gagamit tayo ng pagpaparami o multiplication. Kaya, 4 ang 4 na bata times 5 tigli-limang balot sa bawat isang bata equals n. 4 times 5 equals n. Anong ibig sabihin ng n? Ang n ay ang nagsisilbing value ng nawawalang term sa isang pamilyang na pangungusap. Kaya, 4 times 5 equals 20. Ang sagot sa pangatlong katanungan ay 20 o 20 na balot ng groceries ang naipamahagi ng mga bata. Pag-aralan ang isa pang sitwasyon sa ibaba. Inilagay ni Nash ang 4 na hulen sa bawat kahon. Ilang kahon ang kakailanganin ni Nash para sa kanyang 36 na hulen? Isulat natin sa pamilyang na pangungusap o number sentence ang suliranin na may kaugnayan sa paghahati-hati upang makuha natin ang sagot. Si Nash ay may 36 na hulen. Upang malaman natin kung ano ang sagot, ay gagamit tayo ng paghahati-hati o division. Kaya, ang 36 na hulen
ay i-divide natin sa tiga apat na piraso ng hulen na inilagay niya sa bawat kahon. 36 divided by 4 equals n. Aalamin natin kung ano ang value ng n. Ang n ay ang katumbas ng bilang ng kahon na kakailanganin ni Nash. Ibig sabihin, ilan ang kahon na kakailanganin ni Nash? Hatiin na natin ang 36 na hulen sa tiga-apat na hulen sa pamamagitan ng pagbilang natin ng skip counting by 4 hanggang sa mabanggit natin ang bilang na 36. Para sa akin, ito ang mas madaling paraan. Maaari kayong gumamit ng ibang paraan upang mahati-hati nyo ang bilang na 36 sa tiga-apat. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Ngayon naman ay bibilangin natin kung ilan ang kahon na kakailanganin ni Nash para sa tiga-apat na hulen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibig sabihin, ang kakailanganin ni Nash na kahon ay 9 na piraso. Ngayon ay ilagay na natin ang mga hulen sa bawat kahon. Thirty-six divided by 4 equals n, or 36 divided by 4 equals 9. N equals 9. Ang sagot ay, 9 na kahon o 9 na kahon ang kailangan ni Nash para sa kanyang 36 na hulen. Narito ang ilan pang halimbawa. N times 4 equals 4 times 7. Ang ipinapakita ng pamilang na pangungusap na ito ay ang commutative property of multiplication. Dahil kahit pagpalitin ang posisyon ng mga factors, ay hindi magbabago ang product o sagot ng mga ito. Kaya, ang value ng n ay 7. 7 times 4 equals 28. 4 times 7 equals 28. 28 equals 28. Ang mga factors na pinagbaligtad ay pareho lamang ng product. Kaya ang value ng n ay 7. Sumunod, 40 divided by 4 equals blank times 2. I-divide muna natin ang 40 divided by 4. 40 divided by 4 equals 10. 10 equals blank times 2. Upang makuha natin ang sagot, ay i-divide muna natin ang 10 sa 2. O 10 divided by 2 equals 5. Ngayon naman ay i-multiply natin ang 5 times 2. 5 times 2 equals 10. Kaya 10 equals 10. Ang ating sagot ay 5. Sumunod na halimbawa. Sa unang kahon ay n equals 12 times 3. I-multiply natin ang 12 sa 3. 12 times 3 equals 36. Kaya, n is equals to 36. Sa pangalawang kahon naman, 20 times 5 equals n. I-multiply natin ang 20 sa 5. 20 times 5 equals 100. Equals n. Kaya, ang sagot ay, n is equals to 100. Upang lalo ninyo pang maunawaan ang tungkol sa ating aralin ay magsanay na tayo. Pagsasanay bilang isa. Tukuyin ang value ng n sa bawat pamilang na pangungusap o number sentence. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Una, 6 times 3 equals n. Ano ang value ng n? Magaling! I-multiply muna natin ang 6 sa 3. 6 times 3 equals 18. Kaya ang value ng n ay 18. Pangalawa, n equals 45 divided by 5. Ano ang value ng n? Magaling!
45 divided by 5 equals 9. Kaya ang value ng n ay 9. Pangatlo, 12 times 3 equals n. Ano ang value ng n? Mahusay! 12 times 3 equals 36. Kaya ang value ng n ay 36. Pang-apat, 60 divided by n equals 10. Ano ang value ng n? Tama! 60 divided by 10 equals 6. Kaya ang value ng n ay 6. Panglima, n times 2 equals 18. Ano ang value ng n? Sa sitwasyong ito, ang gagawin natin ay i-divide natin ang 18 sa 2 o 18 divided by 2 equals 9. Kaya ang value ng n ay 9. Pang-anim, 4 times 9 equals n. Ano ang value ng n? Magaling! 4 times 9 equals 36. Ang value ng n ay 36. Pang-pito, 24 divided by n equals 6. Ano ang value ng n? Tama! 24 divided by 6 equals 4. Kaya ang value ng n ay 4. Pang-walo, n equals 5 times 9. Ano ang value ng n? Tama! 5 times 9 equals 45. Kaya ang value ng n ay 45. Pang-siyam, n times 7 equals 56. Ano ang value ng n? Upang makuha natin ang sagot sa sitwasyong ito, i-divide natin ang 56 sa 7 o 56 divided by 7 equals 8. Kaya ang value ng n ay 8. Pang-sampu, n equals 12 divided by 4. Ano ang value ng n? Magaling! 12 divided by 4 equals 3. Kaya ang value ng n ay 3. Panglabing isa, 7 times 8 equals n. Ano ang value ng n? Magaling! 7 times 8 equals 56. Panglabing dalawa, 30 divided by n equals 3. Ano ang value ng n? Mahusay! 30 divided by 3 equals 10. Panglabing tatlo, 11 times 2 equals n. Ano ang value ng n? Magaling! 11 times 2 equals 22. Panglabing apat, n divided by 10 equals 4. Ano ang value ng n? Sa sitwasyong ito ay imumultiply natin ang 10 sa 4. O 10 times 4 equals 40. Kaya ang value ng n ay 40. Panglabing lima, 11 times n equals 55. Ano ang value ng n? Magaling! Sa sitwasyong ito ay, i-divide natin ang 55 sa 11. O 55 divided by 11 equals 5. Kaya ang value ng n ay 5. Para naman sa pangalawang pagsasanay, unawaing mabuti ang suliranin ni Alfred na nasa ibaba. Sagutin ang mga tanong at isulat sa iyong sagutang papel. May 24 na pamilya ang nakapagpatala sa tanggapan ng Barangay Masipag upang makakuha ng tulong pinansyal na ipinamamahagi ng kanilang butihing alkalde. Kung ang bawat pamilya ay nakakuha ng halagang 6,000, magkano lahat ang halagang na ipamahagi ng Barangay Masipag sa 24 na pamilyang nakapagparehistro? Isulat muna natin sa pamilyang na pangungusap ang sitwasyong ito. Ang 6,000 na halaga ng naipamigay sa bawat pamilya ay imumultiply natin sa 24 na pamilya. Kaya 6,000 times 24 equals n. Ngayon ay alamin natin ang solusyon. 6,000 times 24. Sulat na lang natin ang tatlong zero sa ibaba. Ngayon ay i-multiply natin ang 6 sa 4.
6 times 4 equals 24. I-carry up natin ang 2. Ngayon naman, i-multiply natin ang 6 times 2. 6 times 2 equals 12. I-add natin ang carry up na 2. 12 plus 2 equals 14. Kaya ang kabuuang halaga na naipamigay sa 24 na pamilya ay 144,000. Mga bata, tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan! Sa paghahanap ng nawawalang value sa isang pamilyang na pangungusap na may kaugnayan sa pagpaparami at paghahati-hati ng mga bilang, mahalagang maunawaan natin ang konsepto ng mga operasyong ito. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli, ang ating tinalakay sa asignaturang math ay paghahanap ng nawawalang value sa isang pamilyang na pangungusap na may kaugnayan sa pagpaparami o paghahati-hati ng bilang. Lesson 2. Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa araling ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!